Hi guys! This is Dee and welcome back to my channel! So last time, pinakita natin guys kung ilan yung proteins at saka yung fats na kakainin natin in a day. So kinompute natin yon using keto macros. So ang pagbibilang natin or ang pagbabasa natin ng macros ay kailangan para ma-identify natin kung ilan yung amount or specific amount na kakainin natin with regards to our macronutrients, which is yung carbohydrates, yung fats, saka yung proteins in a day. So, yung macros natin in a day yun. So, kung ikaw ay keto, paulit-ulit lang tayo kasi kung ito yung first na napanood mo sa video na to, ang keto ay low carb diet pero mayroon siyang macros na sinusundan. Ang carbohydrates niya ay 20 grams pababa, 70 to 75% fat, at ang protein niya ay 20 to 25%, which is in moderation. So, sa low carb naman, pag ikaw ay low carb, importante pa rin na malaman mo kung paano magbilang para hindi ka nag-go over-over sa mga kinakain mo. Lalo na sa carbohydrates kasi strict naman ang low carb sa carbohydrates na 20 grams. Yung 20 grams na yon ay net carb. Kung nalilito ka kung paano basahin yung nutrition information ng isang product at kung hindi mo alam kung paano i-compute yung macros ng dinner, breakfast, or nung lunch mo, well, stick ka lang sa video na to at yun yung topic natin today at ipapakita ko sa inyo kung paano using an application which is MyFitnessPal. Pero don't worry kasi kung hindi ka sanay gumamit ng apps, ipapakita natin yung basic. At syempre, ipapakita na rin natin sa video na to kung paano mag-manual. Kasi, syempre, yung mga ibang produkto ay hindi mo makikitaan ng nutrition information. Tulad nito, ito may nakalagay siya na sa isang tablespoon ay meron siyang protein na less than 1, meron siyang fat na 3.5, at meron na rin siyang carbohydrates na 1. Pero hindi lahat ay meron. Tulad nito, o kaya kung bumili ka lang sa palengke, ang makikita mo lang sa mga to ay yung kung ilang kilogram siya. So, yung timbang lang niya. Pero, kahit timbang lang yung malalaman mo dito, makukumpute mo pa rin kung ilan yung macros ng mga to. So, stick ka lang sa video na to at bubuksan natin yung fitness pal. So, ito na yung My Fitness Pal natin, guys. So, itatype mo lang myfitnesspal.com. Tapos, syempre, gagawa ka ng account mo. So, kapag gagawa ka ng account mo, ito yung mga kailangan mo lang na i-fill out. Yung starting weight mo, yung current mo, yung height, yung goal weight mo, kung ilan ba. So, ito ay naka-pounds. So, kung ikaw ay, kumwari, 42 kilograms, itatype mo din lang dito, 42 to LBS, tapos yan, lalabas na siya. So, yung ilalagay mo dito kasi LBS or pounds yung kailangan. And then, syempre, yung gender mo and then yung date of birth. Tapos, as usual, since ito ay calorie counter, kailangan mong ilagay kung ilan yung mga activities na ginagawa mo. Kasi itong mga activities na to, siya rin yung magdedetermine kung ilan ba dapat ang goal mo ng calories. Kasi nga, kung the more na marami kang ginagawang activities, mahilig kang mag-exercise, marami kang nababurn na calories, so ibig sabihin, tataas yung calorie intake mo. So, kung ako, spend most of the time sitting, ayan. So, konti lang yung activity or almost zero. So, sedentary yung bibigyan mo. Tapos, how many times a week do you plan on exercising? Kung halimbawa, nandito ka na. Ayan. So, dapat tama yung magpagpili mo dyan, lalo na kung active ka. Tapos, how do you want to track expended energy? So, yung calories mo. Ayan. So, ilan ba yung gusto mong mawala sa weigh mo or sa current na timbang mo per week? So, kung 2 pounds, ibig sabihin isang kilogram lang yan. So, depende kung nagmamadali ka, yun yung pipiliin mo dito. Ayan. Tapos, isisave mo lang yan. Tapos, okay na. So, kapag nasave mo na yan, pwede ka nang mag-explore dito. So, ayan. Mamaya ipapakita ko din sa phone, pero mas maganda kasi na ito yung ipakita ko sa inyo. Almost the same din lang naman siya nung nasa phone. Android yung gamit ko na phone. So, yun yung papakita ko yung screen mamaya, pero lahat ng nandito ay nandun din sa information sa phone. So, pupunta na tayo sa food. Kung nag-exercise ka, ilalag mo din yung mga activity mo. So, kanina, pumili na ako dito. Naglagay na ako, nag-sample na ako ng mga food. So, for example, today, mag-start ka, June 1, ito yung mga nilagay ko. Pero kung halimbawa, ito yung breakfast mo, kumwari lang breakfast mo to, sa lunch, iba yung ilalagay mo. So, i-click mo lang tong add food, tapos pipili ka dito or isa-search mo. Halimbawa, pork naman yung lunch mo kasi yung breakfast mo kanina is chicken. So, FYI lang na makikita mo dito yung mga information ay raw.
So, ibig sabihin, kailangan mong i-include yung seasonings mo, lalo na yung butter, tsaka yung oil, kasi mataas yung mga yun sa calories, at ika-count natin yung fat natin, plus, syempre, kasama dyan yung carbohydrates and protein natin. So, ito, mamimili ka dito, 4 ounce, 120. So, yung ounce na yan, iti-check mo na lang kung ilan ba yan sa pounds or sa kilogram para tama yung paglalagay mo. So, FYI din na magkakaiba yung cut ng porks, nakalagay din dyan kung pork chop or kung patties or kung ano-ano pa yan. Meron din nakalagay na kung adobo na siya. Ibig sabihin, adobo na siya, may nakalagay na rin na mga seasoning yan. So, pwedeng yung raw na din yung piliin mo na information. Yung database mo, mostly naman kasi ang kailangan natin is yung fiber. So, actually, pwede mong piliin kung ano yung ilalagay mo sa settings mo. So, pupunta ka dito sa settings, ito lang yon. At ilalagay mo dito kung ano yung i-count mo. So, ang priority natin, syempre, fat, protein, tsaka carbohydrates. So, yun yung nilagay natin dito. Dito, nilagay ko na lang na potassium. Tapos, syempre, yung fiber. Kasi net carb ang kailangan natin sa keto or low-carb diet. So, ibig sabihin, ilaless natin yung fiber sa count pa natin ng carbohydrates. So, ito pa yung mga ibang information na makikita mo dito. So, maganda siya. Actually, chineck ko siya. Hindi lang ako gumagamit kasi nung nag-start ako, nasanay talaga ako na mag-manual. Though ngayon, I find it convenient na gumamit nito, pero just an FYI lang, may mga konting difference siya compared sa mag-manual ka na mas exact yung measurement na ilalabas. Ayan. So, kapag naset mo na yung mga yan, sa settings na pinuntahan natin kanina, ilalagay mo naman yung goals mo. So, ito yung goals natin. So ito, ako na naglagay nito kasi pwede mong i-click tong edit. Yan. Tapos, itong calories, pwede mo tong babaan. When it comes to calories naman, lalo na kapag nagka-calorie counting ka, kasi kumwari meron ka pang i-burn na fats or additional na weight or timbang, pero parang hindi na bumababa. So maganda na mag-calorie deficit ka kasi makakatulong talaga yon para mas bumaba pa yung timbang. So sa calorie counting naman, ito din, pwede mo lang tong i-type. Calorie counting o kaya calorie calculator. So, itong calculator.net, ito yung ginamit ko. Tapos, siya yung magbibigay ng calories mo. Basta ilalagay mo din lang yung information mo, gender mo, height, weight, tapos calculate. Ayan, lalabas na siya. Ayan. So, kung gusto mong mag-deficit, kasi ito yung kailangan mo eh, mga 1-2, which is yung mga iba, pag nag-1-2 calories sila, yun na yung deficit nila. Pero kung gusto mo pa ng pababaan yan ng 20%, so babawasan mo pa yan. So pwedeng mag 1,000 ka, 900, para mas bumaba pa yung calories mo. Tapos syempre, madadami na rin yung timbang mo. Pag yun lagi yung i-intake mo na food, low calorie. So sinet ko na yung carbohydrates ko na 5%, 70-25. Kung mapapansin mo dito, parang maiiba yung macronutrients mo kasi based pa rin to sa height at sa weight. So yung kung 70% yung iti-take mo, magiging ganito na yung measurement ng macronutrients mo para maging 100% siya. Tapos, syempre pupunta ka na sa food pagkatapos nun. Mabilis lang to at madali lang siyang i-set up. So, pag dito, ako na nag-enter lahat ng ito, kumari ito, maglalagay ka ng lettuce, so makikita mo na may calories yun, which is konti lang. Konti din lang. Kaya nga, maganda talaga ang green leafy vegetables kasi may potassium din talaga siya. Kasi yun yung kailangan natin. Magkukulang tayo pag nag-keto or low carb tayo ng potassium. Kung ang kakainin mo lagi ay puro meat, oil, butter, yan. So, kailangan natin ng green leafy vegetables. So, ang butter, na, halimbawa, pinili mo chicken na drumstick. Pero iluluto mo yon, it's either sa butter or sa oil. Kailangan mong ilag dito sa My Fitness Pal. Kasi kung mapapansin mo, mataas talaga yung calories ng mga fatty foods. Ayan. At yung fat niya, syempre, dyan mo kukunin yung 70% grams. Ayan. So kung mag-bulletproof coffee ka at maglalagay ka ng MCT oil o kaya maglalagay ka ng all-purpose cream, depende kung Nestle or Magnolia yung gagamitin mo, ito 1 tablespoon pero ito 20 ml. Ang 1 tablespoon kasi is 15 ml kaya mas mataas kung makikita mo yung calories ng isa. Pero either way kung ano yung ilalagay mo. Pag nagkamali ka, tanggalin mo lang. So halimbawa hindi Magnolia yung gagamitin mo, so tanggalin mo lang yan tapos mag-a-update siya, mawawala na yun. And then kung maglalagay ka pa or kain ka pa ng avocado na medium size, ayan. So, mataas yung calories niya pero yung potassium niya mataas. That's why avocado talaga ang
priority na kinakain sa keto kasi isa siya sa pinaka-healthy food na source ng fat tsaka ng potassium. Ayan. So, ito na yung total ng breakfast mo. Wala pa yung lunch, dinner, at saka kung mag-snack ka. Pero as much as possible kung nasa keto or low-carb diet ka, lalo na kapag nakapag-start ka na, 2 weeks ka na, medyo malilesen na dapat yung snacks. Tsaka ako, 2 meals a day na lang ako na matagal na, pero minsan nag-o-omad ako. Depende kung hindi ako nagugutom. So makikita mo, ito na yung ilalagay niya na information. So kung mapapansin mo, sa carbs, then naglagay ka ng medium na avocado, makikita mo na na-consume mo na siya. Pero since mayroon kang dietary fiber, ayan o, mayroong 11, ililess mo yan. So pag niless mo yan, mapapansin mo na mayroon ka pa palang 11. Kasi ito dito, binilang din niya yung fiber ng lettuce. Ayan. So mayroon ka pang natitira na 11. Okay, so let me know guys kung may mga nalilito pa kayo na information o gusto nyo pang malaman para magawa na pa rin natin ang video sa susunod. Kasi for the meantime, mag-next-next video na tayo after natin magbilang nito. At kung mapapansin nyo, almost lahat ng piniprepare natin na meals onwards, nilalagyan ko na rin ng macros kasi yun lagi yung nire-request nyo. Pero it's better pa rin na marunong kayong mag-calculate. So for example, dito sa lunch, maglalagay tayo ng cabbage. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga may differences kung ikaw ay magma-manual versus gagamit ka ng MyFitnessPal kasi nira-round off na niya. So kung kukuha tayo dito ng cabbage, 1 cup, ito yung purple cabbage which is 70 grams. Ayan, i-add natin siya dito sa lunch natin. So ito yung lalabas. Kung mapapansin mo, mayroon kang 5 na carbs. Okay, and then mayroon kang 2 na fiber. So, parang lalabas 3 yung carbohydrates niya. Pero pag i-check mo siya dito sa information ng si Google, ayan, lalabas siya. Purple cabbage, yung pinili natin kanina. 70 grams din siya kasi isang cup. Ito naman yung lalabas na information niya. Based dun sa kanina kay Fitness Pal, tama naman yung nakalagay na calories niya. Ang pagkakaiba na lang niya ay dito sa dietary fiber. Ni-round off na niya ng 2, pero 1.5 lang siya. So, dapat 3.5 yung makukuha mo dito na net carb, pero naging 3 na lang siya. So, be careful na lang tayo sa mga information na gano'n. At syempre, almost lahat ng mga nandito din ay minsan naka-base lang siya sa brand. So, kung mapapansin mo, specific kanina yung Magnolia versus dun sa Nestle. Kasi pwedeng mag-iba yung information sa brand. So, be careful na lang kayo sa pagpili. Pero so far, so good naman ito. Tapos, bibigyan ka pa niya ng graph, which is ito yung protein mo, yun o, yung violet, blue, yung carbs, and then yung fat. And then, papakita niya sa'yo yung remaining na pwede mo pa siyang i-consume kung kakain ka pa ba ng lunch, dinner, or kung mag-snack ka pa. Tapos, ipapakita ko rin naman sa inyo kung paano naman magbilang ng macros compared sa brand o kumwari sa isang dilata. So, nabukas tayo ngayon dito ng isang Century Tuna Flakes and Water. So, kung mapapansin mo ito, makikita mo 2 servings yung nakalagay. Ayan, medyo lakihan lang natin para mas makakita. Ayan, so 2 servings yung nakalagay. Tapos, makikita mo kung ilan yung calories niya. Ito yung carbs niya, and then yung proteins niya. So kung uubusin mo, kung wari, ito yung isang dilata na yon, pag inubos mo lahat ng laman niyan sa isang serving, ibig sabihin, itatimes mo siya ng 2 kasi 2 servings siya. Pero kung hinati mo siya, yun na yung amount niya. Ito na yung makukuha mong protein, 14 lang. Pero pag inubos mo, magiging 28 yung protein mo, magiging 2 yung total carbs mo. Itatimes mo rin yung calories. So 120 calories na yung na-consume. Okay, and then dito naman, sa avocado naman, halimbawa gusto mong malaman kung ilan yung nutrition information ng avocado, itatype mo lang siya ng ganyan, avocado, nutrition facts, tapos lalabas na siya. I-enter mo lang, tapos lalabas na dyan. Ito na yun, no? Sa gilid niya, makikita mo, ayan. So be careful ka dito kasi may nakalagay, iti-check mo pa yan. So halimbawa, isang cup is 146 grams, ayan. So ito yung makuha mong total fat. Mataas, carbohydrates niya, pero net carb kasi yung pinukuha natin. So instead na 12 carbs,
12 grams of carbs yung ina-count mo, magiging 2 na lang siya kasi ililess mo yung dietary fiber. Kung gusto mong malaman kung bakit nililess, nakagawa na rin ako ng information dati sa aking mga previous videos. So, check mo lang yung mga previous videos ko. So, ito naman yung view ng MyFitnessPal sa phone, Android phone. Huawei yung gamit ko. So, almost the same yung information. So, ikaw na lang yung bahala mag-explore. Ayun na nga. So, ganun lang siya kadali. Sana marami kayong natutunan sa video na to. Pero kung meron pa kayong mga ibang katanungan, ilagay nyo lang dyan sa comment section below. At kapag meron tayong time, gagawa ko ng Q&A. Pero hindi ko alam pwedeng pagsasama-samahin ko na lang yung mga tanong tapos sasagutin na lang in one video. And then, ito, kung napansin nyo kanina, tulad ng avocado, ganun din lang yung gagawin nyo kung bumili kayo ng cabbage kasi wala naman nakalagay na nutrition information. So, ang gagawin mo lang, it's either ilalag mo sa MyFitnessPal, hanap ka doon ng 1 cup at kung ilan yung equivalent ng 1 cup tapos yun lang yung isasama mo sa counting ng macros mo or sa isang meal mo. So, madalas naman nakalagay pero kung sa palengke ka bibili, pag ito ipapakilo mo, tanungin mo na lang si ate kung ilan yung kilo nun para mas specific yung information na mailagay mo kung ikaw ay nagka-count ng mga macros mo. At kung napaka-busisi mo talaga, gusto mo, ika-count mo pa siya. Ako nung nag-start ako, nag-strict kasi ako. So, bumili ako ng timbangan ko para alam ko mismo kung ilang yung nalulose ko na weight. Plus, bumili pa ako ng timbangan ng pagkain. Ito. So, ito, binili ko to sa Shopee. I think mga 120 pesos lang to. Kung gusto nyo makita, I think nilagay ko na din yung link nito dun sa previous Shopee haul ko. So, i-check nyo na lang dun. Makikita nyo, madali lang tong gamitin kasi on and off lang siya, tapos makikita mo na siya kaagad dito, yung ounce niya, tapos yung grams. Ito naman yung binili ko na pantimbang ko. So, siguro nakita nyo na to sa previous video ko. Ito ay binili ko lang sa mini, so I think 500. Pero sa totoong buhay, kung gusto mo talaga na nakikita, kung ilan yung mga nababawas mo na timbang, ganyan, pwede na bumili ka na to. Pero, hindi kasi yung mga iba, kung kailan sila nagda-diet ng keto low carb, doon din sila nag-exercise. So, mas mabigat yung muscles kaysa sa natatanggal natin ng mga timbang. Kaya minsan, yung mga iba, bakit ganun yung timbang ko, hindi bumababa. Pero, alam nila na yung waistline nila ay lumiliit. So, ganun lang naman guys, kung gusto mo talaga na fully dedicated ka kasi hindi ka kampante na hindi mo nakikita yung mga timbang, ganyan, pati yung mga sa food. So, pwede kang mag-invest kasi, syempre, this is for our health naman eh. So, invest lang talaga ng konti. Pero kung wala pa tayong budget, it's okay. So long as pina-follow mo talaga kung ano yung mga pwede at hindi pwedeng kainin. Lahat ng mga nagtatanong sa akin, tsaka yung mga nagme-message sa akin, guys, i-check nyo lang yung playlist ko, How to Start Keto or Low Carb Diet. Nandun na lahat ng information na kailangan nyo. Parang ang kulang ko na nga lang is tong pagbabasa ng macros. Kasi yung very first na gumawa ako, na-delete yun. So, ang ginawa ko, sinabay ko na lang siya sa mga videos ko ng pasulpot-sulpot. So, ito na yung pinaka-counting of macros na video ko. So, kung mayroon pa kayong mga katanungan, huwag niyong kalilimutan na ilagay sa baba. At kung may mga apps pa kayo na ginagamit na sa tingin niyo mas okay sa MyFitnessPal, let me know down the comment section guys below para malaman din ng iba at makapag-start na rin sila. At syempre, dun sa mga nagtatanong sa akin, specific sa brand, kasama na rin yun dito guys. Kasi diba, inuna mo yung macros, ngayon na alam mo na yung macros, ang next na gagawin mo ay i-check mo yung ingredients. The more na less yung process na ginawa sa product, much better. Pero ang main ingredients ay kailangan mong tignan kasi minsan nilalagyan nila yan ng vegetable oil, canola oil na out naman siya sa keto or low carb diet. So may mga iba pang ingredients na hindi natin kailangan, so kaya nagiging out yung isang product na yon. Yung iba, yung madalas na tanong sa akin is yung isa pa, is yung sa margarine instead of using butter. Kasi yung sa margarine, kung mapapansin mo, baka gumamit sila ng starch or ng canola oil, vegetable oil. Kaya instead na yun yung gagamitin natin yung butter. At saka, tulad ng nabanggit ko kanina, habang dinidiscuss natin yung sa MyFitnessPal, nakadepende rin talaga sa brand. So, yung mga ibang brand, kahit yung mga tuna, makikita mo na mas mataas yung carbohydrates nung iba compared dun sa ibang brand. Kaya yung recommend sa keto diet is yung lesser amount of carbohydrates at yung pasok na mga ingredients.
yung mga pinaka-tips natin sa Fitness Pal, kung may makikita ka doon na recipe, ibig sabihin, i-check mo din mabuti kung yun din yung ilalagay mo ng mga seasonings doon sa recipe na yun. Or pwede ka din mag-create. Kasi madalas raw yung nandun na information. So, make sure na chine-check mo at nilalagay mo lahat ng ingredients. Kasi kung naglagay ka pa ng additional ingredients, maliban sa oil, asin, tsaka sa paminta, syempre kailangan mong ilag. Kung sasabihin mo naman na, nako, napakahirap, ang dami namang kina-count-count na yan, baka hindi ko kaya. Unang-una, syempre, kailangan nating mag-invest ng time and effort kasi priority natin ang health. Health is wealth. Kaya nga, ang tagal na nating naipon yung mga yan, parang umabot na siguro ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima na taon na inipon natin ng mga fats na yan na kailangan nating tanggalin, tsaka yung added timbang natin. So, kailangan siguro nating mag-effort, lalo na ako personally kasi priority ko yung health ko at hindi na din bumababa yung age natin, pataas ng pataas yan. So, darating talaga yung time na i-consider natin yung age natin. Kaya kapag nagka-calculate ka ng macros at saka ng calories, nakikita mo yung age kasi pati yung metabolism mo na aapektuhan habang tumatanda ka. So, mas maganda na as early as today, i-fix na natin yung mga problema natin yan about health para mas maganda kasi na magaan yung pakiramdam natin. At promise, sa umpisa lang ito mahirap kasi as you goes on, parang kahit nakapikit ka, alam mo na yung 100 pounds or alam mo na yung 100 kilograms. Alam mo na kung ilan yung amount na kakainin mo, especially pare-pareho naman yung plato na ginagamit mo. So alam mo na, ah, ito lang dapat yung kakainin ko, kakain pa ako ng ganito, ng ganyan. O kumamit na ako ng ilang mantika, isang tablespoon sa bulletproof ko kanina, na MCT oil, ganyan. Parang automatic na siya, madali na siyang gawin. So umpisa, medyo mahirap kasi lagi naman ganun. So umpisa, mahirap. Pero as you go along, madali lang siya. Promise, madali lang talaga. At kung sasabihin mo na ang mamahal naman ng mga prices ng mga food, doon ka din magkakamali kasi napakadaming affordable na choices tayo lalo na dito sa Pilipinas. Marami tayong vegetables na pwede sa keto or low carb diet kahit yung kangkong napakamura, mataas pa siya sa potassium. Minsan nga, pag nasa probinsya sa amin, di mo na kailangan bumili ng talbos ng kangkong kasi pwede ka naman talagang kumuha somewhere lang dyan sa paligid nyo yan, tumutubo na lang siya basta. Okra, talong, sayote, at saka kung ano-ano pa ang palaya, napakarami talaga na available. Basta kung marunong ka na mag-count ng macros mo, after ng video na to, start ka na mag-count bukas. Kung nagustuhan nyo yung video na to, pa-like naman po, tsaka pa-subscribe na rin mga friends. At share nyo na rin sa mga friends nyo, mga kabarkada nyo, kapamilya nyo na gustong mag-keto low carb diet. At kung gusto nyo pang malaman yung iba't ibang recipes na available o kaya yung mga information like nutrition information, nutrition facts ng mga gulay, madalas nasa Facebook ko lang or nasa Instagram. So follow nyo ako sa Instagram tsaka sa Facebook para makita nyo yung iba pang tips and tricks ng keto and low carb diet. That's all for today. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye!